humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na yung kumanyaki ang nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako. Magandang araw ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan po natin itong madalas po nadidinig eh, Ray Cantera o Madre de Agua. Yan. Pag-uusapan po natin saan ba ito nagsimula? Based po sa mga research namin, nagsimula ito sa Central and Southern America. And ito po ay inintroduce noong 2004 sa mga tropical countries na tulad ng Vietnam, Thailand, Cambodia, at isa nga po ang Pilipinas sa gumagamit ngayon ng Tricantera o Madre de Agua. Maraming itong pinagagamitan, lalo-lalo na po pagdating sa ating mga alagang hayop. So, baboy, manok, rabbit, and itik. Yan. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Meron po tayong speaker na talaga namang credible pagdating sa topic na to. Siguro po nadinig nyo na rin ito sa ating mga nakaraan na topic dun sa Villegas Farm kasi ginagamit ito ni Sir Villegas dun sa kanyang mga alaga. No? So, ngayon mas makikilala natin at mas malalaman natin kung anong mga benepisyo ang kayang ibigay na to sa atin. Abangan nyo po yan. Ito ang Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw kasama ko po, ito isa ng sikat na po sa online world. Ayan. Madami na nga po talaga siyang subscriber and followers po sa YouTube. Siya po ay meron ng 162,000 subscribers sa YouTube. At mas kilala po natin siya bilang ka-farmer. Siya po si Sir Engelbert Sardinio. Hello po! Hello! Good afternoon! Ay, good afternoon po, ka-farmer. Sir, na-curious ako, saan ba nanggaling tong ka-farmer na to? Actually, nung nag-start ako mag-YouTube, so alam niyo naman ang mundo ng YouTube, kailangan meron kang certain name na itatawag sa iyong mga viewers. At naisip ko, sabi ko, mahilig ako sa farming at nandiyan naman yung farm. At the same time, nagbi-business tayo. Yun, dun po nag-umpisa yung ka-farmer. At the same time, mabilis tandaan. Oo, catchy. Talagang catchy siya pag-ano. So, sir, nakikita ko sa iyo mga videos mo, mga practical tips no, sa pagtatanim at nakita ko nga itong Madre de Agua. Ang tanong ko po, ano po yung Madre de Agua? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. At the same time, ito po ay kinakain ng ating all ruminants na pwede nating alagaan. Mapa ducks man yan, manok, baboy, kambing, baka, ay kumakain po niyan. Ang Madre de Agua ay hindi po siya tubo dito sa Pilipinas. Actually from ano siya eh from South America if I'm not mistaken ano. Ang Madre de Agua ginagamit din po nila doon minsan sa pagpapa yung sa mga nursing moms na makulang po yung gatas ginagamit din po ng mga tao. Pero dito sa Pilipinas inintroduce siya pang pakain po sa mga alaga nating hayop. Okay. Ang reason po, siyempre, makatipid tayo sa feeds kasi mataas po ang protein niya eh. Mm-mm. Yun po yung ano, ang pinakaano ng Madre de Agua. Opo. So, pwede siya sa tao, pwede din siya sa hayop. Opo, nakita ko, meron siyang studies na pwede sa tao. Parang malunggay yung dating kasi pampalakas ng gatas eh. Yun yung naisip mo. I think nilalaga siguro nila. Hindi ko din alam yung process eh. Nabasa ko din lang na yun nga, sabi ko pwede pala sa tao, ginagamit nila sa ibang bansa, sa tao nga. Pero dito sa Pilipinas... Pero hindi nyo pa na-try? Hindi pa. Pero sa baboy, ang galing niya magpagatas. Kasi meron kaming dumating sa punto na marami kaming mga inahin ng baboy. Talagang unlimited, wala siyang overdose. Pakainin mo lang hanggat gusto ng baboy. Magaling, maganda po yung maganda yun. Okay nga sir, isa-isahin natin, ano yung mga benepisyo na pinibigay ng Madre de Agua depende sa mga alaga nating hayop? Let's say baboy. Sa baboy ano po, yung mga benepisyo sa baboy? Unang-una sa baboy, mag-umisa tayo sa partner, 2 months old,
pwede mo na siyang pakainin. I-introduce mo na yung Madre de Agua. Kinakain nila yan pang merienda. Parang pamerienda mo ba? Tapos, makakatipid ka ng 20 to 30% ng feeds na hindi maapektuhan yung laki. Yung paglaki ng baboy. Siyempre, pag nagnegosyo tayo, ang hinahabol natin is mapabilis mo yung laki. Kahit magpakain ka ng maraming feeds, mapabilis mo yung laki ng inyong baboy. Pero yun nga, pagka ikaw ay nagpapamerienda ng Madre de Agua sa kanila, ay pwede mong bawasan yung iyong pakain na ang laki niya ay the same din naman doon sa pinapakain mo ng puro feeds lang. So, ganun po ang ano. Tapos sa inahin naman, sa mga sow, tinatawag, ano, mabilis po siyang unang-una pag napapakain niyo siya pag buntis kasi wala naman pong bawal. Hindi bawal pakainin ng Madre de Agua ang buntis na baboy. So, habang nagbubuntis siya, pinakakain mo ng Madre de Agua, ang observation po namin, ang bilis niya pong nanganganak kasi parang nalulubricate niya din yung pagpanganganak ng baboy. No? Kung ikaw ay naghihintay minsan, alam niyo naman po, may idea kayo kung paano magpanak ng baboy. Grabe. 4 hours, 5 hours, hihintayin mo, lalabas yan, 12 piraso. Ang interval ng paglabas ng biik ay mas mabilis kumpara doon sa mga hindi nakakain ng Madre de Agua. Tapos, magaling din pong magpagatas. Yun po yung aming observation sa baboy. At the same time, at ito pa, yung fattener mo, yung quality ng meat na kasi kami standard, ha? Oo, kasi nga yung kami, nag-farm po kami for, actually may mga pang-personal po kami baboy din na kinakatay namin para sa amin, ano, yung pinapakain namin ng Madre de Agua, nasa lupa siya, magagaranti ko sa inyo na masarap talaga yung karne. Iba po yung meat, yung quality ng meat. Parang alam niyo yung native na chicken kumpara doon sa 45 days. Ganun po, pag nakakakain ng maraming greens, especially Madre de Agua, ganyan, iba po yung ibibigay na lasa ng meat ng karneng baboy sa atin. Kaya yun po ang advantage. Sir, paano ang pakain natin ng Madre de Agua sa baboy? Niluluto ba natin yan? O fresh? Fresh lang, ibabato mo lang. Kung makikita niyo po sa mga videos namin, yung papakain ako ng manok, yung kaya kong pitasin, doon sa kasi sa pagka umaano yung Madre de Agua, habang lumalak siya, may part pa siya na tender na part doon sa may dulo. Yun lang, kuha ka lang ng kuha, tapos ibabato mo doon sa mga baboy, kakainin na nila yun as pang merienda na din. Tapos sir, walang ratio? Kung mas marami, mas maganda, ganun. Kasi ayawan naman niya pag marami na ayaw niya. Kumbaga hanggat gusto niya kumain, kumain siya. Paano naman pagka manok naman? Kasi sabi sa mo kanina, po, mga manok pinapakain din. Ang mga native chicken medyo maarte. Pero medyo picky siya. Pero kung nakagala siya, makikita mo yung Madre de Agua, kinukurot-kurot niya din yan. Minsan inaabot niya, kukuha siya. Pero yung mas matakaw, yung mga imported, kagaya ng mga Rhode Island chicken, yung mga Rhode Island chicken na namin dito sa farm. Ganun din po, pipitasin din lang namin. Tapos ang ginagawa namin, pwede mo nang ihagis. Pero mas maganda, yung naka-invert lang siya na tatalian mo, isasabit mo. Tapos tinutukan na nila yun hanggang sa maubos. Mas masarap din po ang itlog na nakakakain ng mga... Meron ba itong kinalaman sa dilaw ng itlog o wala naman? Mas maayos, mas malaki? Opo, mas makikita niya yung quality ng itlog pag binuksan ninyo, mas creamy. At the same time ay mas orange. Yung yolk. Oo. Kasi ang actually yung manok, pag makapag-produce ng quality egg, kailangan niya po ng parang ma-exercise niya yung natural world. Yung natural environment kung paano sila nabubuhay. Hindi kagaya nung naka-cage lang. Although marami po tayo, ako nakabili na rin po ako ng mga eggs na yung white lang na naka-cage lang sila. Pero orange na orange din yung itlog, yung kulay ng yolk. Oo. Kasi siguro may mga naman high-tech na po ngayon, may mga na-invento silang pakain na ano. Pero iba pa rin po talaga yung taste. Pati po yung egg white niya, pagka biniyak nyo, mas thick yung egg white nung nakagala, nakakain ng mga Madre de Agua, kumpara doon sa naka-cage lang. Yun po yung difference. Kaya yung Madre de Agua, kagaya niyan, nag-free-range chicken po tayo, no? Yung free-range chicken po natin,
hindi naman mo matasabi talagang free-range chicken eh. Kasi naka-net, karamihan po nag-net. Kasi yes, kung mag-farm ka, may harang pa rin. Yes. Mas malaki kasi lang talaga yung space. Malaki lang yung space, nakagala sila, may exercise nila yung natural world. Pero, yun nga, kasi kung kaganyan, sabi ko may isang hektarya kayong lupa, papakawalan nyo lahat yung ano. Hindi na, wala lang kayong magagawa. Hindi kayo makakapagtanim. Siyempre, gusto mo din po may halaman ka din, may vegetable ka. Ano hinang manok yun? So, ang pinaka-the best po is, ipoprovide mo yung makakain ng iyong manok para ma-exercise niya din. Kasi pagka pinakawalan niyo po siya, mauubos po nila yung damo talaga. Matakaw sila eh. Uubusin nila yung damo sa paligid nila. So ikaw ang magsusupply na lang. Yun nga, yung Madre de Agua, ang ginagawa namin is everyday meron silang mga nakasabit po na Madre de Agua para at least makakakain sila ng leads. Ganun po yung aming practice. Paano sir, limbawa kambing naman? Ang kambing, you need to introduce. You need to train para nila magustuhan. Kasi ang kambing hindi medyo maarte. Hindi siya yung patugan ng baboy na kakain agad. Hindi niya kilala itong si Madre de Agua. Oo, yes. Medyo mabalahibo kasi ang dahon niya. Ah. Medyo mabalahibo ang dahon. Tapos, siyempre, ang kambing medyo picky. Kasi maarte siya. Alam niyang kainin kung ano yung mga gusto niyang kainin. Alam niya kung edible or ano. Pero yung Madre de Agua, hindi siya masyadong ano. Pero kung mas maliit pa, ay tinitrain mo na, binibigyan mo na. Kasi nasubukan na rin po namin yan dati kasi nung pag-uumpisa ako. Kasi kung ano, dati po kasi akong seafarer, dati akong nagbabarko, nagtatrabaho ako sa cruise ship dati. Pag nakabakasyon ako, hilig ko yung farming, gusto ko yakapin lahat. Nag-alaga ako ng pati kambing, inalagaan ko. Yung pala hindi. Kasi alagaan mo lang yung gusto, yung pwede lang ano, kasi yung kambing kailangan pag-alain mo. So, ang nangyari, yes, pati mga tani naming sitaw, mga ano, ay kinain ng mga kambing. Unti-unti, dinispose ko sila. Sabi ko, ito lang ang kailangan natin alagaan. May fish pan tayo dyan. Meron tayong mga bibis sa may dulo. May mga manok. Ganun lang yung inano namin yung setup. Ngayon, yung kambing, may experience po kami na from ano, yung baby pa lang siya, ay inintroduce namin yung Madre de Agua. Ang takaw niya. Talagang pilit inaabot yung Madre de Agua. Tapos may baka kami ngayon kasi nabigyan ako ng DA. Yun, natututo na rin. Yun na rin po pinapakain nyo, Madre de Agua. Pero ang ano, meron din po kami mga napier doon, napier. Yun, pinapakain namin. Pero pagka ano, minsan kumukuha din ako ng Madre de Agua, sinusubukan kong kainin. Kinakain niya din. Oo. Sir, may tanong. Ang tanong ko, ano ba mas maganda? Itong commercial feeds o itong mga Madre de Agua? Actually, kailangan pa rin natin ng commercial feed. Honestly, kailangan pa rin natin. Iba-iba rin po kasi talaga yung ano, yung maibibigay nun. Na kumbaga parang ano yan eh. Parang ikaw, kailangan mo din naman ng rice, di ba? Pagka ano, go glow foods, di ba? So, yung Madre de Agua is additional lang naman siya. Alternative feed na alternative. Na kailangan din naman nila. Bilang okay, ano, bilang tayo, di ba? Pero pag puro feeds lang, kahit naman ikaw, di ba? Puro feeds lang pakain mo sa baboy, yun nga, mabilis nga siyang lalaki, pero iba pa din po talaga yung may iba pa din nakakain na kailangan din nila. Tsaka maraming nutrients. O, kung saka yung mahal din kasi ang ano, feeds. Oo, isa kaya pa yun. Kaya naghahanap tayo ng alternative. Mm-hmm. Tsaka mas masarap po yung quality kung may ipoproduce natin sa farm. Na nakakakain ng mga, hindi lang Madre de Agua, nakakakain ng mga may tatanim natin sa paligid, no? Mga dahon-dahon dyan. Ang kinaganda lang kasi talaga sa Madre de Agua is napakataas ng crude protein niya. Kung maalala niyo, si Manny Piñol, secretary, dati ng... Yes, in-introduce niya yan. Inaano niya, ipinupush niya yung Madre de Agua kasi talagang maganda. Bali, sir, yun niya, pinag-uusapan natin. Okay yung Madre de Agua, pero kailangan pa rin natin ng mga commercial feeds. Oo, siyempre. Alternative lang siya. Pagaya pero ng ano, yung mga layer namin na chicken, kailangan pa rin niya ng layer na feed, no? Opo. Kasi nga, ang ano, di ba, ang mga feeds naman, hindi naman siya basta-basta ginawa lang din. Talagang may mga companies na buo na to para po ipakain sa ating mga alaga. Nutrients na ano mas kompleto pa din talaga. Opo. Bali, sir, ikaw,
Gaano kadami ang Madre de Agua? Mga ilang ano ba yan? Ilang puno ba yan? Actually, hindi naman ganun karami, pero masasabi nating marami din. Actually, marami na nga nawala eh. Kasi may yung space na pinagtayuan din namin. Papagawa kasi ako ng bahay ngayon na pinutol na rin namin yon. Tapos yung sa mga gilid, yung na Ulysses kasi kami, marami din pong nawala. Pero marami pa din po siguro. Hundreds, marami. Marami po. Kasi may time po na pag ako'y nakabakasyon ang libangan ko po para may extra income din ako is nagbebenta ako ng cuttings niyan. Pinapa-LBC ko nationwide. Ako, cuttings lang siya. Cuttings po ang kapag-video. Opo. Itutusok mo siya, ipa-plant mo sa isang pot, tapos after 2-3 weeks, magdadahon na siya. Doon po ang ano niya. Wala siyang, actually namumulaklak lang siya, pero wala siyang bunga, walang buto or what. Opo. 2-3 weeks, ganun siya kabilis. Magdadahon na. Opo. Bali, sir, sige nga, ano mo nga sa amin, paano ba yung pagpapadami ng Madre de Agua? Saka paano simulan? Okay. Una, yung kasi kami, ang ginagawa namin, kasi actually hanggang ngayon, nagbebenta pa rin kami sa farm. Isa rin po siya sa mga produkto namin na may mga walk-in, bumibili. Presyong kaibigan lang, hindi naman natin tinataga yung ano. Kasi may mga bumibili nga sa akin, mga nagra-rabbit. Bibili nila naman sa akin ng 10 pesos. Nalalaman ko, ang benta nila is 50, 40. Sabi ko, laking tubo mo, tol. Hindi, ganun talaga ang benta. Laki na. Sa amin naman, yun lang, pang sustain lang naman sa farm, maitawid yung operation. Okay na sa akin. Ngayon, ang pagpapadami is, pag summertime, pinuputol namin yung mga main trunk. Kasi ang Madre de Agua, habang pinuputulan mo, lalo na naman siya lalabas ng dahon. Ganun po siya. Makikita niyo sa mga videos namin, minsan pinakikita ko, ganyan po ang Madre de Agua. Na pinutulan niyo, lalo kang aasa rin. Sabi ko pa nga, lalo kang aasa rin. Lalo maglalabas siya ng mas maraming dahon. So, ganun po ang ginagawa namin. Every summer, bago magtagulan, pinuputol na namin yung hanggang dibdib. Kasi tumataas din siya eh. Tapos yung mapuputol namin, inire-replant po namin yan. Ang kailangan mo lang is 2 nodes. Isang node nakalubog sa lupa, at yung isang node, doon lalabas yung dahon. Pero mas maganda yung malalaki. Kasi yung malalaki kasi na galing sa main trunk niya, yun ang itinanim mo at napatubo mo siya, para ka nag-replant ng puno. Ganun po ang mangyayari. So hindi ka na maghihintay ng ilang months. Opo. Ganun. Ganun sir, ano required na klase ng lupa para dito sa Madre de Agua? Hindi po siya maselan. Basta well-drained soil lang ang kailangan. Kasi may mga lupa na parang clay type na ang nagiging ano naman pagka tinusok mo siya sa ang pinakamaganda po ano pagka nagano sa seedling bag po muna natin ilalagay. No, wag natin siyang ida-direct kasi pag dinirect, okay, tag-ulan pwede siguro malaki ang chance na mabuhay. Pero pagka summertime, kailangan salilin muna siya. Tapos alaga mo sa dilit talaga. Ikaw sir, saan ka kumuha ng unang cuttings mo? Naghanap sa Facebook. Nakahanap kami dito, bandang Bulacan. So, tapos alam ko nakailang balik ako kasi ano ko eh, alam mo naman, yung pagkahilig mo talaga, maa-addict ka eh. Hindi ako nakontento. Nakailang balik ako, kinukuchi ko lang, likod yung ano, puno yung ng Madre de Agua. Maliliit din lang yan, nag-umpisa. Ganyan lang. Yung two notes na sinasabi ko sa'yo, gapentel pen lang po yung ano, yung pinapatubo nila. Nakapat na yun. Binili ko ng, by that time yata, mga nasa 25 pesos per 25 pesos. Per seedling, oo. So, bumili ako noon ng ilang daan din. Tapos, tinanim ko sa gilid ng fish pond namin. Hanggang sa nung doon lumaki na yon. Dati may meron kaming talungan. Nag-umpisa na kami ng baboy. Sabi ko, patanim pa tayo ng mas marami. So, yun, doon po nag-umpisa. So, ito bang Madre de Agua, nilalagyan pa ba natin ito ng fertilizer? O... Hindi na kailangan. Pero pagka nakita mo naman na yung dahon mo ay... pagka leaves lang ang pinoproduce natin, more on nitrogen lang naman ang kailangan ng ating halaman. So, ang pagtag-ulan, kasi nakakakuha na rin naman sila ng nitrogen sa ulan eh. So, hindi mo na kailangan masyadong mag-fertilize. Pero kung gusto mo i-fertilize, nandiyan naman ang mga organic matter na pwede mong kuhanin. Yung mga compost, yung mga dry manure. Maganda din yun. Hindi mo na kailangan ng chemical fertilizer. Ibato mo lang ng ibato doon sa
sa gilid ng mga puno. At pag nagulan yun, masisipsip niya na. Makikita mo pagka malusog ang Madre de Agua mo, yung dahon mo ay napakalalaki. Ang okay. color niya is light green na mabala-balahi po na glossy. Ganun yung kulay. Pag medyo nagdilaw, medyo kailangan niya ng either water or ano, or fertilizer nga na organic. Ayan, nabanggit ko yung sakit. Sir, ano ba yung mga karaniwan na sakit na itong Madre de Agua? Saka may mga peste ba na parang nagiging kalaban natin? Yung ano lang naman dyan, yung ano, yung mga langgam. Ang karaniyan, langgam na pula. Kasi siguro matamis. Binabahayan siya ng langgam na pula. Oo. Pero kami, hindi yun naman namin ini-spray. Pag tag-ulan, nawawala din eh. Pagka-inulan siya, ganda. Ganda yun. So parang napaka-minimal pala ng pag-ano dito sa Madre de Agua. No? Tapos malaki yung benefits para sa ating mga alaga. Sa gilid-gilid nga lang, pwede kang magtanim eh. Sa farm mo, sa gilid. Yung mga hindi mo kailangan lupa, yung mga gilid-gilid lang. Pwede mo siyang ibakod. Pwede mo siyang doon sa gilid ng bakod mo, sa pinakadulo. Pwede mong idikit sa bakod, doon ka magtanim. Pwede. Opo. Yun ang, pero sir, curious ako doon sa pinaka-trunk na itong ano, Madre de Agua. Matibay ba ito? Halimbawa, kung ipang ano natin ito, tawag dito, ipang babakod natin itong Madre de Agua, pwede ba? Oo, pwede. Pwede siya. Oo. Oh. So marami pa lang purpose tong Madre de Agua. Actually, di ba marami tayong ano, marami ako marami to. Hindi lang po Madre de Agua ang kumbaga ang sinubukan ko, no? Na pakain, andiyan yung azola. Yung azola naman, yung nakalutang azola, nakalutang sa tubig. Ang yes. pinag-compare ko yung mga advantages at disadvantages. Ang azola, marami siyang disadvantage kasi bakit ka mo? Kailangan mo ng pan, kailangan mo ng tubig. Kailangan mo i-fertilize. Kasi pagka hindi mo na-fertilize yung tubig noon, tapos kailangan noon, ano lang, 50% below 50% sunlight. Yun yung mga disadvantages. Sabi ko, pinaka-the best na talaga is Madre de Agua. Bakit? Low maintenance. Pag tinanim mo yan, pag nasa puno na yan, pinipilit mo lang ang patayin. Eh. Bubuhay pa siya. Bubuhay pa rin. Alam mo yung pinutol namin na sudsud na talaga, ha? Yung nakasudsud na po sa lupa. After a few weeks, makikita mo ang kapal. Nakaganoon na naman yung mga... Sabi ko, ayaw talaga mamatay ka ako ng Madre de Agua. Talagang ano siya. Maganda talaga siya na ano. Hindi mo na siya i-maintain pagka napalaki mo na. Harvest ka na lang. Sir, ano yung pinaka-peak ng ano ng Madre de Agua? Ilang taon ba or buwan lang? Depende sa cuttings na itatanim mo. Kung medyo malaki na yung cuttings, makaka-harvest ka na kagad. Yung sa amin, ilang taon na yan? Simula 2011? Andyan. Hindi pa rin, ano, hindi naman mamamatay siguro. Maka parang lifetime na nga yata yan eh. Ganun po yung ano. Tuloy-tuloy siya. Oo. Habang sabi ko nga, habang pinuputol mo, lalong naglalabas ng magandang mga dahon. So, wala ka nang masyadong aalalahanin. Yun ang kinaganda sa Madre de Agua. Sir, kanina mo pa nababanggit sa akin yung cutting, saka yung pag-transfer ng trunk, no? Yung parang pag-transplant, kumbaga. Oo. So mamaya po pag-usapan po natin yan after ng break. Pwede niyo bang i-detalye sa akin para ang ating mga manonood din magkaroon ng idea paano nila gagawin itong mga cuttings at makapagparami pa ng Madre de Agua. Sagutin niyo po yan sa ating magbabalik. Ito po ang Agri Ako Dyan. Nagbabalik po tayo. Ito po ang Agri Ako Dyan. Sir, Sir, ka-farmer, paano ba natin gagawin itong mga cutting sa yung transplant? Ano yung mga required na para ma-proseso natin ito na maganda? Okay, ang Madre de Agua, actually kahit maliit lang pong ano, mas mabilis po man yung mapatubo yung mga sanga na lumalabas na ganon. Makikita niyo po kasi bawat node niya may mga lumalabas na siyang mga ugat. So, yun ang puputulin natin. Basta kulay brown pa po yung kulay nung cuttings niya. Two nodes lang, makakapag-umpisa na po tayo. Sabi ko nga, yung isang node, nakalubog sa lupa, yung isang node, doon lalabas yung dahon. Ngayon, sa lupa naman po na pagpipiliin natin, dapat lang is well-drained. Kami ang
hinahaluan namin, kung wala kayong, kung hindi kayo makakagawa ng carbonized rice hull, yung inuling na, ipa ng palay, kasi dito marami sa amin. Pwede naman yung ipa na mismo ng palay ang ihalo natin sa lupa. Kasi kung baka makuha ninyo is clay type, i-50-50 nyo na lang. Kasi ang purpose lang po nun is, pag dinilig ninyo is makapenetrate. Kasi pag clay type, normally, ang problema sa clay type, yes, baka mamaya akala mo, nadidilig mo na, ibabaw lang pala, hindi nakakapasok mm-hmm. doon sa node. Na kailangan po ng mabasa yung node niya para magugat, no? Pero pwede rin po, ibabad nyo muna sa tubig, ugat din siya. Ah, okay. Oo, ugat siya. Kaya lang, ang disadvantage kasi noon, bakit mo pa kailangan ibabad sa tubig? Pwede ko naman na i-direct na sa lupa para hindi ka na maglipat. Paglipat kasi may stress din naman siya. Diba? Oh. May stress din ulit siya. So parang maano na, makat mo yung ano na yon, ay itanim mo na siya sa lupa. At the same time, alaga ka lang sa dilig. Ganun po. Ibasain nyo rin po ang cuttings. Yung cuttings niya dapat nababasa din. Mas gusto niya talaga. Ganun lang po kadali, napakadali. Yung mga gusto pong matuto, ang tutorial namin, nandun naman sa YouTube, step by step, sinuturo namin yung ano, kung paano pagkakaroon ng madre de agua, pagkat, pagpatubo, pagpakain, nandun po lahat. Sir, parang dun nga sa tutorial yun, nakita ko na dapat green pa yung pinaka, ano, dun ba malaman? Ano, medyo brown na, medyo brown. Brown? Yung green, wala na yun, yung green, oo. Ah, okay. Yung medyo green, yun yung part na puputulin ninyo, yun yung ipapakain ninyo. Ah, okay. Yung medyo green pa, yung magbabulin. Yung magbabulin. Yung magbabulin dapat. Mm-hmm. And then, yung sa pagdating sa cuttings, color brown na. Lahat ng color brown, matigas na. Opo. Pero para naman natin malama kung healthy itong ating mga madre de agua. Ngayon nga, makikita nyo naman po sa dahon, pagka ang dahon nga, yung sabi malalaki, glossy yung kulay, yung pagka-green niya is medyo dark to light green. Basta makikita niyo po, makintab na malusog talaga siya. Kasi ang madre de agua, pag kulang po sa nutrients, medyo kulang siya ng, kasi nitrogen lang halos ang kailangan ng madre de agua. Mm-hmm. Pag kulang po siya sa nitrogen, makikita niyo medyo nagyayelo yung dahon niya. Tapos parang matigas, hindi malambot, parang hindi juicy, yun. Yun yung right word. Pagka ang madre de agua mo, healthy, yung dahon niya, pag tinignan mo, parang juicy. Pero pagka parang brittle na yung dahon niya na matigas, na parang dry, yun, kailangan mong magpatubig, kailangan mong ikat para maglabas siya ng mas magandang dahon. Ganun lang naman po yung maintenance. Sir, sa inyo, ilang beses kayo nagpapatubig? Ngayong summertime, malalaki na yung madre de agua ko, hindi ko na dinitig. Wala na. Wala. Mm-hmm. Pero nung nagsisimula po kayo? Ayun, basta nakita mo na medyo, lalo na pagbagong transplant, syempre, kailangan mong diligap. Kaya ideal talaga mag-transplant ng madre de agua. Pagtagulan na. Huwag nag-umpisa ng mag-ulan. Hindi ka na mag-aalala na paano mag-dilig-dilig ng ano. Kasi mayat maya umuulan. So, okay lang na marami kang patubig. Wag lang magkukulangan. Kasi okay lang siya, wala namang overwater sa madre de agua kasi binababad nga natin siya. Umaano eh. Mm-hmm. Actually, kahit nga siya tumubo, meron akong mga puno doon sa gilid ng fish pond, naabot na ng tubig, pero hindi sila namamatay. Kahit marami tubig. So, gano'n siya katibay. O, matibay talaga. Oo. kaya sabi ko nga, Gano'ng kalaki ang inaabot ng madre de agua? Naku, siguro mga nasa mga 10, 12 feet, ganun, pagka hindi mo na, kasi you need to cut, kasi pag hindi mo pinutulan yan, pangit na yung dahon na inilalabas niya. Pag nagbulaklak na siya, sign na yun na kailangan mo na siyang itrim para mas magandang dahon na ilabas. Ganun po yung madre. Opo, so hindi talaga siya tumataas ng sobra. Hindi siya nagiging, para siyang kung ano, para bang atis, parang ganun na maraming dahon. Kasi pagka naglabas na ng maraming dahon, hindi mo makikita yung puno niya. Puro dahon, paligid talaga. Maikot po na. Ganun ka, paganda yung madre de agua talaga. Kaya, ang required nga ng ano, kung ikaw ay may baboy, isang baboy, mga 15 trees lang ang kailangan mo. Every day, mayroon na siyang supply.
Parang ganun. 15 trees. 1 is to 15, oo. Opo. Ah, marami din pala. Ang limited na yung baboy. Opo. Ang iniisip ko, isang baboy, isang madre de agua. Ay, hindi. Hindi pala. Hindi kakayaan. Mga 15, according to ano ha, sabi nila. Opo. Eh, sa inyo, nasa 100 plus na, di ba? Marami, marami po kami ngayon. Actually, meron po akong kaibigan na kasi naglilitsyon ako, no? Marami siyang alagang baboy, gusto niyang i-ferment yung dahon. Eh, wala naman siyang masyadong maraming madriago. Sabi ko, kumuha ka doon sa farm if para may ma-ferment ka. Kasi yung mga dahon, hindi ko na rin ganong nagagamit. Kasi wala na nga kaming, ano, naglilitsyon ako, namimili na din lang ako ng baboy. So, minsan, ang stock ko, minsan, 10, 8 pieces lang. So, hindi ko kailangan ng napakarami. Yung manok, hindi naman ganong kalaki kumonsumo. Ngayon, ang isa sa mga, ano, dahil, di ba, na ano tayo sa baboy, medyo tinamaan yung baboy, marami na takot talaga ng baboy, marami na nag-switch sa rabbit. Yes, rabbit po, yes. Ang rabbit ay isa sa mga pangunahing pagkain ng rabbit, is Madre de Agua. So, kaya yung mga nagra-rabbit nyo. Parang mag-taribol, direct na lang. Mm-hmm. Madre de Agua ang mga hinahanap nilang makain sa mga rabbit. Yun ang ano, yung pakain sa ano. Sir, di ka sa inyong pagbebenta, ito po ba ay direct? Pupuntahan kayo o... Opo, pupunta na lang. Hindi na lang may sumusulpot, actually. Kaya nga sabi ko sa kaya-kaya ito, hindi tayo pwedeng mawalan yan kasi bigla na lang may sumusulpot. Minsan, baka mamaya wala tayong may offer, kawawa naman, nag-travel. Minsan malayo, Pampangasinan. Kasi nandito kami sa Araya at Pampanga. Minsan, Pampangasinan, ganito, ganyan. Ka-farmer, kukuha kami ng Madre de Agua. Sabi ko, patay, wala. Anyway, kung wala, worst come to worst, cuttings, kaya naman natin ibigay. So, walang problema. Pero ako kasi, mas gusto kong ibigay yung tubok na, yung may dahon na para hindi na sila, alam mo naman, hindi naman lahat maalat sa paghahalaman. Hindi naman yes, lahat eh, kumbaga sa ating mga mahilig sa halaman, simple lang yan eh. Pero sa kanila, ano na yon, parang ang hirap na. So, yun yung ano, kinakat namin na pwede naman namin ibigay sa kanila na talagang may ugat na, may dahon na, ililipat na lang. So, yun yung gusto namin maitulong din sa mga gusto mga mga. Opo. Sir, pagdating sa costing, magkano ang nales nung gumamit ka ng Madre de Agua compare na purong feeds? Sa baboy, 20% feed cost ang may titipid mo. Ganun. Oo. Mm-hmm. Ganun kalaki. Oo. Kasi ang pakain mo niyan tuwing interval, di ba? Pwede din bago ka magpakain ng, let's say, kung magpapakain ka ng baboy ng alas 8, alas 7, pwede mo nang ipabigay. Kung medyo masipag ang iyong pag-alaga o kaya mo, mamitas ka na ng umaga, bago mo pakainin ng feeds, pakainin mo na sila ng Madre de Agua. Kusog na sila sa Madre de Agua, saka mo papakain ng feeds para mas makatipid ka. Konti na lang ang kakainin. Tapos, pag tanghalian, imbes na mag-feeds ka na naman, dun ka na magbulto ng merienda nila. Tapos, sa hapon ka na ulit mag-feeds. Ganun yung program na sa amin ginagawa. Sa rabbit naman, papakain ka lang ng 50 grams kada isang rabbit ng pellet. Tapos the rest, unlimited dahon na. Yun, Madre de Agua, Napier, ganun yung ginagawa nila. Opo. Ang laking tipid pala pagka meron kasi, Madre de Agua. Tsaka yung benefit na maibibigay mo sa hayop na opo, yung mga tinatawag natin na unseen benefits na nakukuha nung hayop natin na hindi natin gaanong nakikita pero ang laki pala ng pakinabang. Yun yung syempre yung health ng baboy. Iba talaga yung nakakakain ng ano kasi pati Madre de Agua mayaman sa calcium. Mga ganoon ba? Nakakain nila yun. Hindi tayo nakadepende sa feeds lang. So parang mas nagiging mas healthy yung baboy at the same time yun nga pinaka-end ano natin is yung quality ng meat na mapoproduce natin is talagang first class. Iba po talaga. Magandang klase. Actually, Madre de Agua, pwede mong i-ferment. Meron tayong, may tinatawag tayong fermented plant juice na pwede mong gawin. Na yun naman, yung liquid noon na kukunin, maihahalo mo sa painom sa mga hayop. Ang laking benefits din. Sir, paano ang proseso noon? Ang proseso is, yun, kailangan mo ng molasses. Konting asin, molasses. Kasi, parang ka nagburo. Opo. Sa 2 kilos na 2 kilos na Madre de Agua, may 1 kilo ka na molasses. 7 days lang, sabihin mo na 2 weeks para mas maburo siya.
Yung juice na makukuha mo noon ay yun naman ang ipapainom mo. Pero pinakamaganda mag-pick ng mga talbos ang kukunin mo pala, no? Pagka ikaw ay nag-ferment ng mga ano, talbos. So pwede kang kumuha ng mga young shoots ng Madre de Agua bago sumikat ang araw. Yun ang pinaka-requirement niya. Kasi nagkakaroon ng process ng photosynthesis. Yun ang iniiwasan nata nung pag nag-gawa ka ng ganun. So pinakamaganda talaga bago pa sumikat ang araw, kumuha ka na ng mga, siyempre yung mga malulusog na dahon. Kasi yun ang ferment mo. Oh, mas malusog, ibig sabihin, mas masustansya. Ganun yung ano. Sabi niyo 7 days, akala ko buwan ang inaabot dito. 7 days, 2 weeks lang pala. 2 weeks lang pwede mag-harvestin. Oh, tapos matagal, hanggat meron, nakaburo yan. Ah, nakaburo? Hindi siya ubos agad? Hindi. Pag nakagawa ka na sa isang drum, isang dalawang drum ang gagawin mo, hanggat meron ka nakukuha, daily kukuha ka ng ilang tabok na ano, ilang, actually kutsara lang naman ang kailangan mo eh. Parang ano din yan, yung fish amino acid, di ba? Pagka gumawa ka din ng fish amino acid, yung mga hasang ng isda. Ganun din yung ano. Oh. Yan napakaraming benefit. Oo. Opo, yun yung sasabihin ko, napakadaming benefits nito kasi na-ferment na siya, kumatas na talaga siya doon, plus yung molasses. At tandaan niyo, pag nag-ferment po tayo, mas na ma-magnify mo o triple o doble yung, yes, yung benefit na makukuha mo sa isang halaman na binuro ninyo. Ganun po yung ano. Yung, opo, napakaganda nitong Madre de Agua. Mm-hmm. Sir, halimbawa, ano, gusto ko talaga magsimula. Ano yung mga mare-recommend mo sa akin? Ilang puno ba dapat para sa akin? Halimbawa, kung meron naman ako pagka yung limang mga baboy. Oo, ang payo ko sa mga apat na manok. Oo. Kunyari, mag-uumpisa ka, bago ka mag-alaga, magtanim ka na muna. Kasi pagdating ng alaga mo, para may pagkain na sila. Di ba? So, yun yung ano. Kaya kung hindi ka makapag-intay, sabay mo na. Pero kung ano nga, let's say, kasi karamihan ng mga viewers namin, ano, nasa ibang bansa, nasa abroad. So, farmer, mag-re-retire na ako in 2 years time. Sige po, magtanim na kayo ng mga pwede nyong ipakain sa mga ano. Kasi kung ako naman kasi, ang inaano ko po yung farming is pang, ang promotion ko po sa farming, hindi po actually pang para kumita tayo. Iba po kasi yung approach ko sa farming eh. Kasi actually, pag nandito tayo sa Pilipinas talaga, ang farming talaga is mahirap itaguyod talaga. Alam niyo naman po, tayo ang farmer, ang pinakadehado. Totoo yan. Ang pinakadehado sa lahat. Ano. So, ako naman, nag-farming to encourage people, lalo na yung mga oldies natin, mga retired na, may libangan sila, meron silang gagawin after retirement. Kasi wala na pong pinakamagandang gawin, kundi siyempre yung pagising mo sa umaga, meron kang papakaining hayop, papawisan ka eh, may exercise ka. Hindi yung exercise pagising mo sa umaga, almusal, TV, di ba? Walang ano eh. Iba po yung nakakalanghap ka ng sariwang hangin, pinapawisan ka, at the same time na lilibang ka kasi lumalaki yung mga alaga. Tapos meron kang personal consumption na makakain na healthier. Diba? Mm. Na hindi mo na kailangan bilhin sa market grocery. Na kagayan ng manok. Yes. Diba? Kung gusto mong magkatay, mas healthy naman yung makakain na produkto mo na naandyan sa farm mo. Diba? Itlog, mas healthy naman. Kasi alaga mo yan, napakain mo ng maayos, nabigyan mo ng mga yan, mga Madre de Agua. Bukod sa nalilibang ka na, nabibigyan mo pa yung katawan mo ng mas healthy pagkain. Yun po yung aking pinopromote sa mga viewers ko na ganun, na mag-farming kayo kung kaya nyo pa at mag-retire kayo ng medyo malakas pa. Huwag yung retirement na literal na talagang pa-retire na ang buhay mo. Yung mas maaga, mas better, di ba? Ako po 40 years old, nag-stop ako sa pagbabarko. Sinugal ko yung ano ko kasi gusto ko talaga yung ayoko na din yung mga kumuhan. Kaya nag-business po ako. Kaya po ako napunta sa YouTube because aminin ko naman sa inyo na I need an extra income para ano, ma-share ko din yung knowledge ko. At the same time, sabi ko nga makapag-settle daw na nga dito sa Pilipinas. Kasama ko yung pamilya ko, di ba? Yun naman lang ang ano natin, ang goal natin sa buhay. So, ma-enjoy muna yung gusto. Hindi yung everyday you wake up, parang, ay, ito na naman, parusa na naman. Di ba? Kumikita ka nga ng malaki, pero parang sakripisyo araw-araw. So, yun, nag-camp ako nag-farming.
at least nanilibang ka. At the same time, yun nga, may mga alaga. So, nag-lechon business na rin po ako. Opo. Ito nga yung sinasabi namin dito sa aming show na yung mga OFW, na-encourage natin na bumalik na kayo dito sa bansa. Kasi number one, makakasama niyo yung pamilya niyo. Number two, sa agriculture po, never ka matatalo sa agriculture kasi yung pagkain na kakainin mo, makukuha mo dito eh. Unahin mo muna yung sarili mo. Yung... Yes po, diba? Unahin mo sarili mo. Alam mo healthy, diba sir? Alam mo healthy kasi ikaw yung nag-produce at malinis. At ang isa sa mga maganda niyong gawin, kasi ngayon, karamihan naman, siguro nakapag-abroad ka, nakapag-aral ka, iba na kasi ngayon. Yung farmer na nakapag-aral ay malaki po ang advantage doon sa farmer na namana lang na hindi, alam mo yun, yung nag-farm ka dahil hindi ka nakapag-aral, simula bata ka. Iba po yung advantage yung nakapag-aral. Kasi yung nakapag-aral, iba yung motivation eh. Yes. Iba yung motivation niya pag nasa farming ka. Hindi ako papayag, ito lang ang bili mo sa akin. Hindi ako papayag, naghihirap ako. Hindi, pero yung iba, ay, ganun lang pala presyo. Sige na, logi ako. Ganun po yung, ano, ganun yung pagkakaiba nung yung aral na farmer sa talagang medyo, sabihin natin talagang hindi pinalad na makapag-aral. Ngayon, yung mga kapag-aral naman, kagaya po, hindi naman sa pag-aano, hindi. Kagaya, nag-farm po ako ng baboy. Hindi ako kumikita sa baboy. Teka lang, direct to market tayo. Yung baboy na inalagaan natin, pwede nating i-direct. Yun nga, that's why na nag-ano po ako ng lechon business. Ano? Kasi sa lechon business, may kita ka talaga. Isipin mo lalo nung alaga mo pa. Ikaw ang maghahatid sa lamesa nung kakain eh. Pagkano ang lechon? Di ba? Opo. Eh ngayon, kasi sir, napakapakal ng lechon. Oo. Ganun po yung diba? Ano. Ganun din, pag nag-alaga ka ng manok, pag-aralan mo yung ano, pinakamaganda po kasi talaga, galing sa'yo, wala ka nang kakausaping ahente. Kasi pag dito sa Pilipinas, ang yumayaman is the middleman. Yung middleman, kailangan yes. Makuha mo yung kinikita ng middleman pag nag-farming ka. Yun yung biggest challenge sa isang farmer. Kung ikaw ay nagtatanim, kung ikaw ay nagpo-produce ng itlog, ng karne, kailangan maabot mo yung consumer. Yung lamesa, ika nga, yung lamesa nung kakain, ikaw mag-aatid doon. Doon mararamdaman talaga na may kita pala sa pagpa-farm. Pwede din po natin gawin yun. Through, syempre, innovation, ano, yung marketing, paano mo didiscard yan. Kagaya ng itlog, pwede ka naman mag-alok-alok niya sa mga kapitbahay mo. Pag natikman nila yung itlog, diba, uy, masarap pala, doon na lang tayo. Eh, yung sabi ko nga, yung itik nga, kumikita ang presyo ng ano, 7 pesos per egg. Full feeding yun ng feeds, ha? Lakas pa kumain ng itik. Bakit yung free range chicken natin hindi naman ganun kalakas kumain? Eh maibebenta mo sa medyo mas mahal na, yes. Na yung itlog na mas masarap. Maganda ang kita sa free range, oh. Sir Ram. Meron tayo dito na ano, supi talaga si Dr. Erwin Cruz. Yeah. Talagang ang ano niya sa free range, meron pa siyang mga dominant na eggs. Sa free range chicken sa ngayon, ang dami mong pwedeng gawin. Pwede ka magbenta ng... Una muna, syempre, mag-produce ka ng sisiw. Yung sisiw, mas mahal. Yeah. Pero pagka, habi ko nga, pagka meron na ang lahat at wala, mahina ng sisiw, meron ka itlog. Ang itlog, araw-araw kinakain. Mapamahirap, mapamayaman kumakain po ng itlog. So, maganda. Kaya lang, you need to find your market talaga. Kunti lang ng discount para makuha mo. Pwede mong ialok sa mga bakery, di ba? Ayun, sir, hindi na gano'n kalimitado ang market kasi we can use social media na rin. Yes, yun. Yan ang gusto. Yan ang talagang nakita namin dito sa show eh. No, yung Facebook. Lang diba, sir, yes, yung marketplace ng Facebook, ang dami po talaga natutulungan ng farmer niyan. Actually, yung example na lang yung lechon namin. Isipin mo, nakakarating ng Baguio, nakakarating ng Pangasinan, nakakarating ng Dila, Quezon City, na andun lang ang Laloma, pero sa amin kumukuha. Kasi natikman na nila yung ano. Kasi yung lechon namin is, kung maisingit po lang ano, yung lechon po namin is, ang ano niya, is Cebu lechon style. Malasa sa loob. Cebu. Tapos syempre yung mag-uumpisa po talaga is quality po talaga ng baboy na gagamitin. Huwag na huwag kayong matutuksong gumamit ng baboy na alam mong sablay. Kasi ang lechon business, aminin ko sa inyo is, medyo madumi yan. Medyo marami po yung mga kalokohan na, alam mo na yung mga... Lechon niya medyo pangit na, mapapatay na, or what ay mga, doon ka ba sisira? Kung quality ang gagamitin mo ng baboy, customer mo mabalik. Papalitin ka ng customer.
Yes, opo. Saka sir, yan nga, nireveal natin, Madre de Agua, ang gamit mo sa iyong mga lechon, na talaga naman healthy, di ba? Kumbaga, kumpara natin sa purong feeds, eh ito ay may halong organic, kaya alam mo na iba din yung lasa, healthy, hindi siya ganun ka-harmful pagdating sa body ng ating mga consumer, which is important po yun. Oo naman. So, napakaganda po nitong share nyo sa amin, sir, at natutuwa ako kasi itong Madre de Agua medyo bago sa pandinig ko eh. Kaya natutuwa ako na yung mga sinishare mo sa amin ngayon, ano, nakakadagdag talaga sa akin ng bagong idea. Baka magtanim ako ng Madre de Agua dito sa harap ng bahay. Actually, bakit hindi, di ba? Baka malay mo, five years from now, maisipan mo bigla mag-alaga ng ganito, di ba, ng ganyan. O, di, at least meron ka na. Yung nga lang sinasabi ko eh. Kasi naandyan na yan eh. Pagka naitanim mo, naandyan na yan. So, baka mamaya, kailangan. Personally, ako na-experience ko magpaanak talaga ng baboy at mahirap po. Ang tagal mo, puyat ka. Ipin, pero sinabi mo sa akin na ano, mabilis yung magpaanak ng baboy. Wow, parang kailangan ko to. Mabilis ko. Diba? Marami pong, kumbaga na, naano mo yung oras ng paghihintay. Basta't wala lang masyadong apirya kagaya ng mga mamay. Sobrang laki na panambig. Talaga. Oo, ayun, hinuhugot talaga yun. Kasi tinatanong ko sa iyo sir kung gaano kataas ka, saka at tanong ko pwede ba to sa may init na lugar kasi sa amin dito medyo exposed talaga sa araw eh. Dito sa Pampanga type 1 climate kami. Dito sa Pampanga type 1 climate kami, di ba napakainit dito. Oo. Ako nga sir nabisiha kaya medyo magkadikit. Ang init talaga open eh. Wala naman kung basta ang tip ko lang is bago pinaka the best na time na magtanim niyan is tag-ulan. Doon, inilipat mo siya sa lupa na pagtataniman mo is tag-ulan. Tapos yung 3-4 months na yon is makaka-ano na siya, makaka-recover na siya, makaka-forma na o into ano, makakapag-prepare na siya into summer time. Ganun. Kaya gusto ko yan, gusto ko po itong Madre de Agua. Maraming salamat po ka farmer. We hope and pray na dumami pa ang iyong subscriber at hindi lang yon mas maging mabenta ang iyong lechon at sir, sa susunod, interviewin kita ang lechon naman. Oo. Pag-usapan natin ang lechon mo. Actually, yeah, ang lechon namin, ano na, kumbaga, marami kaming pinauso na maraming din na sabihin natin gumaya, no? Kagaya ng doble cara, yung dalawang kulay. Kami po nauna nun. Yung may dedication, yung mga lechon namin, merong happy lechon birthday. Oo. Ganun po yung aming mga lechon. Oo. Kumbaga, pinago namin. May kulay itim, may kulay pula. Uulit kami, sir, sa inyo, ha? Opo. Yan, sir, maraming salamat po talaga. Salamat din, salamat po. At nag-enjoy po ako sa pakikipag-usap ko po sa inyo. Thank maraming you, salamat po. Hanggang sa susunod po muli. At thank yun, you. Sa ating po mga ka-agree, hanggang sa susunod, magkita-kita tayo. Ito ang Agree Ako Dyan.